Tayo po ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, kami po ay lumakad sa kasalanan at lumalayo sa iyo at sumunod sa mga walang kabuluhang makamundong bagay ayon sa pagnanasa ng aming laman, at kami ay naging mga kaaway mo, O Diyos. Subalit, ikaw po ay nahabag sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at ginawa kaming mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala ang aming sariling pagsisikap. Nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami dahil kami ay nagkatipon ng sama-sama sa harapan mo, Panginoon, na nagpupuri sa biyaya at sa kaluwalhatian mo at pinag-aaralan ng iyong salita at mayroong fellowship. Kaya sa oras na ito, kami ay naniniwala na ikaw ay kasama namin, pakiusap. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, O Diyos. Pakiusap, samahan mo po ang mga brothers at sisters na nakikinig ng salita mo online sa bawat tahanan at ipahintulot mo po ang masaganang biyaya at salita na nais mong ipahayag sa amin. Kami po ay napakahina at wala kaming kakayahan. Subalit, ang Panginoon ay tinutulungan ang aming kahinaan at dinadala kami sa katotohanan. Kaya sa oras po na ito, kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Pakiusap, gawin mong higit na banal ang aming puso at buhay at baguhin mo po sa pamamagitan ng iyong biyaya at katotohanan, O Diyos, upang kami ay makapamuhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa aming natitirang buhay. Mayroong maraming mga churches sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahirap na mga sitwasyon. Pakiusap, ibigay mo po ang higit na biyaya at ang iyong makapangyarihang mga kamay sa kanila. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit upang sila'y makapaglingkod sa iyo, O Diyos, at maipangaral ang ebanghelyo sa kanilang natitirang buhay. Pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan ang banal na salita at ang banal na kalooban mo, O Diyos, na nais mong ipahayag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tingnan natin sa Biblia, sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Galatians chapter 5, verse 22. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 24. Pabasahin ko po. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 24. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Hanggang dito po sa verse 24. Tiyak na ang ikalawang pagdating ni Jesus ay higit na malapit na tulad ng ipinangako, habang ang panahon ay mabilis na lumilipas. Kaya napakahalagang usapin kung paano tayo mamuhay sa ating natitirang buhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan hanggang sa katapusan ng panahon.
Napakahina pa rin natin kahit na naligtas na po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa dakilang biyaya ng Diyos. Napakahina pa rin natin sa pagsunod sa salita ng Diyos dahil mayroon pa rin tayong pagnanasa ng laman na nagmumula sa ating likas na pagkamakasalanan. Malakas pa rin ang ating pamumuhay ayon sa laman. Maliwanag nating nakikita ang makamundong mga bagay, subalit malabo pa rin nating nakikita ang mga espiritual na mga bagay. Kaya, kailangan po natin na mataimtim na manalangin na makapamuhay ng nararapat. Yun pong nararapat na buhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano sa atin pong natitirang buhay. At ang Diyos din po ang makakahawak sa ating mga kahinaan. Patuloy po nating pinag-aaralan sa sermon tuwing Linggo ang pamagat na mapuno kayo ng Espiritu. Ano po sa palagay ninyo? Bagaman nakasulat ito sa Biblia, subalit paano ako mapupuno ng Espiritu? Ito ay may apply lamang ba sa mga espesyal na mga tao? Paano tayo mapupuno ng Espiritu bilang mga normal na mga banal? Marahil sasabihin ninyo na ang gaya niyon, sasabihin ninyo ang ganito, subalit maling kaisipan po ang ganito. Sa Efeso 5.18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ito ay ibinigay sa lahat ng ligtas na Kristiyano sa parehong paraan. Bagaman naligtas na tayo, naging mga anak na tayo ng Diyos at naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, at ngayon, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Subalit kung hindi tayo mapupuno ng Espiritu, ay mapupuno tayo sa laman. Kung magkagayon, mamumuhay tayo na sinusunod ang laman at hindi ang Espiritu. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Sa mga hindi matured sa pananampalataya, ang kapangyarihan ng laman ay malakas pa rin, bagaman sila ay naligtas na. Kaya nga, ang kanilang laman ay laban sa gawa ng Espiritu. Kaya mayroong mga Kristiyano na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ang kanilang buhay ay naging baliktad. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Kailangan nilang mapuno ng Espiritu. Kaya ang Christian life ay dapat mapuno ng Espiritu. Hindi tayo dapat makakapamuhay ng tunay na Christian life kung hindi tayo puno ng Espiritu. Kung hindi tayo puno ng Espiritu, gaya ng sinasabi ko nung nakaraan, hindi tayo makakapamuhay ng maayos na Christian life. Kung tayo ay puno ng Espiritu, gaya ng sabi ko po, ay magkakaroon tayo ng bunga ng Espiritu bilang resulta nito, gaya ng binasa po natin. Sabi sa Efeso 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Inahalin tulad po ito, inihahalin tulad po ang magpakalasing sa alak at ang mapuno ng Espiritu. Sabi po yan sa Efeso chapter 5 verse 18, ang lasing ay wala sa katinuhan. Sila po'y bihag ng alak. Ang paglalasing ay kahalayan. Kung ang mga Kristiyano ay hindi puno ng Espiritu Santo, sila ay mabibihag ng makamundong mga bagay. Sila ay mabibihag ng mga bagay kagaya po ng pera, kagaya ng pakikiapid, kagaya ng karangalan, kagaya ng kapangyarihan, at ng mga walang kabuluhang pagnanasa. Kaya nga, sinabi po ng Diyos, huwag magpakalasing sa alak. Ang salita po na ito ay para sa mga Kristiyano. Ang talata na ito ay para sa mga Kristiyano na naipanganak na muli. Sa mga lasing sa alak at sa makamundong mga bagay,
ay hindi makakapamuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga, kailangan nating pumili ng isa lamang sa dalawa, ang buhay ng lasenggo na lasing sa makamundong mga bagay o ang buhay na puno ng Espiritu Santo at namumunga ng bunga ng Espiritu Santo. Tayo ay isinilang ng mga makasalanan mula pa sa pagkapanganak. Kaya sa awit 51 verse 5, narito ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Gaya po ng salitang ito, isinilang tayo kay Adan sa mga kasalanan. Mula pagkapanganak, tayo ay mga makasalanan na. Gaya po ng sinasabi sa awit 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Ang masama ay ang mga makasalanan. Ang masama ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Iniwan nila ang Diyos mula sa kanilang pagkapanganak. Hindi sila makalakad ng tuwid, kundi naliligaw sila at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ganito po ang makasalanang likas ng ating pong laman. Kaya sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino ang makakaunawa nito? Sinabi ng Diyos na ang pinakamandaraya kaysa lahat ng bagay sa mundong ito ay ang puso. Ayaw natin sa mga mandaraya at sa masama. Ayaw natin sa kanila. Subalit, ipinahayag po ng Diyos ang katotohanan na ang pinakamandaraya sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay ang puso. Kaninong puso? Puso ng bawat isa sa atin. Mabuti sana kung ang masamang puso ay nawala nang tayo ay naligtas. Subalit, ito po ay nasa atin pa rin. Ito po ang problema. Kaya ang mga taong ipinanganak sa kasalanan at nabubuhay ayon sa masamang likas at sinusunod ang may kapangyarihan sa impapawid, ang prinsipe ng kapangyarihan sa impapawid. Kaya binanggit po sa Efeso sa chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Bago po tayo maligtas, ibig sabihin nito, ang ating mga kaluluwa ay patay. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Nang naligtas tayo, ang ating kaluluwa ay nabuhay. Sa Juan chapter 5:25, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kapag ang isang tao ay narinig ang ebanghelyo at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa kanyang puso, ang kanyang kaluluwa ay mabubuhay. Si Lazaro po ay namatay na at nangangamoy na. Subalit, nang sumigaw si Jesus sa kanya, Lazaro, lumabas ka. At siya ay nabuhay at lumabas ng libingan. Kaya gaya ni Lazaro, ang patay na kaluluwa ay mabubuhay kapag narinig nila ang tinig ng Diyos at maunawaan ang biyaya ng Diyos. Ito po ay himala na ginawa ng Diyos. Paano ang isang patay ay muling mabubuhay maliban sa kapangyarihan ng Diyos? Tayo na mga nabuhay kay Adan sa loob ng 1,000 taon ayon sa minana nating pag-uugali ay naging buhay kay Kristo. Ito po ay dahil natanggap natin yung bagong buhay na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ayon sa sabi niya, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang Diablo ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Siya'y kumikilos sa mga patay. Sa mundo ng mga hayop, isang mabangis na hayop ang namatay sa gubat at maraming mga agila ang bumababa sa lupa at pinupunit at kinakain ang laman ng hayop. Sa patay, ang Diablo, ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ay kumikilos hanggang ngayon.
Ang daan ng mundong ito ay daan ng kasalanan. Tayo ay nabuhay sa sanlibutan na sinusunod ang Diablo, ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Si Satanas po ito, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Hanggang ngayon, ang Diablo na may kapangyarihan sa himpapawid ay kumikilos sa mga patay na espiritu, sa mga hindi ligtas, mga masuwayin, upang himukin ang makasalanang pagnanasa ng laman upang sila ay makagawa ng mga kasalanan. Kaya ang mga patay sa kasalanan ay nabubuhay sa sanlibutan, at kapag sila ay namatay, sila ay magtutungo sa ikalawang kamatayan doon sa lawa ng apoy, sa impyerno. Kaya, sabi sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Tayo'y katutubong anak ng kapuotan ng Diyos. Tayo nooy nakatadhanang maparusahan sa kahatulan ng Diyos, at sa gitna nila ay naligtas tayo, at muli tayong nabuhay mula sa kamatayan. Kaya kailangan nating mamuhay na karapat-dapat bilang isang buhay. Tayo'y naging mga anak ng Diyos. Dapat tayong mabuhay ng karapat-dapat bilang mga Kristiyano. Ano ang mangyayari kung hindi tayo mamuhay ng ayon sa Espiritu Santo? Tayo ay mamumuhay ng ayon sa laman. Kaya sa Galatia chapter 5, sa verse 19 hanggang 21, babasahin ko po ito. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, pagdalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbababala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dito ay ipinaliliwanag ang kalagayan ng taong hindi ligtas. Hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga gawa ng laman ay kagaya ng bunga ng mga namumuhay sa laman. Mayroong bunga ng Espiritu Santo at mayroon ding bunga ng laman. Ang mga taong hindi ligtas ay namumuhay sa kasalanan, kaya ang bunga ay bunga ng kasalanan. Ngunit kahit na ang isang tao ay ligtas, kung mamumuhay siya ayon sa laman, siya ay magbubunga ayon sa laman. Kaya hayag ang mga gawa ng laman. Kaya maging si Jesus mismo ay sinasabi din po ito. Sinabi din po ito ni Jesus. Sabi sa Marcos chapter 7, tingnan po natin ang saglit. Marcos chapter 7, verse 21. Marcos chapter 7, 21-23. Verse 21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, sinabi dito ni Jesus ang maraming bagay mula sa puso ng tao. Masama, mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama.
Kaya mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Kung ikaw man ay tulog, o kung ikaw ay gising, ang iyong pag-iisip ay masama. May pakikiapid. Isa sa mga natatanging kasalanan ng mga makasalanan ay ito po yung kahalayan, sexual na kahalayan. Meron din pagnanakaw na sinusubukang kunin ang gamit ng ibang tao at sinusubukan nilang mandaya. Ang magnanakaw ay nagnanais na mapabuti kahit na siya ay makasakit ng iba. Meron din pagpaslang. Sinabi niya na ang pagkapuot ay gaya rin ng pagpatay. Kahit na hindi ito pagpatay, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. May mga pagkakataon na iniisip natin, papatayin kita. Iniisip natin sa ating puso. Kaya meron pong binabanggit na pakikiapid, pagpaslang. Meron din po. At inuulit po yung pakikiapid. Dito, ang kasalanang sexual, ito po yung natatangi. Kaya sa Biblia, patuloy na sinasaway ang patungkol sa sexual na immoralidad. At tinutukoy din dito yung pagkaingit, yung pagnanasa sa mga bagay ng sanlibutan. Sinabi po ito ni Jesus sa Lucas chapter 12, na mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Pagkatapos ay kasamaan. Gaya ng ulupong na itinataas ang kanyang ulo at nilulunok ang kamandag, gayon din lumalabas ang kamandag ng isang tao. Kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang mga tao ay nagiging mapagmataas sa kanilang sarili. At ang kapalaluan ay ang paggawa ng mga bagay na may kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Kaya ngayon, ito lang ba ang mga bagay na lumalabas sa puso ng masama? Sa Kawikaan chapter 30 verse 12, may mga malinis sa kanilang sariling mga mata, gayon man ay hindi malinis sa karumihan nila. Ang mga tao ay nagpapanggap na maayos, malinis, relihiyoso at moral. Subalit, ito po ay puno ng karumihan. Hindi ba't silang mga naipanganak na muli ay mayroon pa rin ganitong mga bagay? Opo. Kaya nga ang Biblia ay nagsasalita patungkol sa pagnanasa ng laman sa iba't ibang paraan. Balikan po natin Galatia 5 verse 19. Galatia 5 verse 19. Verse 19, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ito ay hindi bunga ng espiritu, kundi bunga ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, sexual na immoralidad. Ang mapagnasang kasalanan ito ang pinakamasamang kasalanan sa paningin ng Diyos. Yung immoralidad, pagkatapos po ay kahalayan, karumihan pagkatapos kahalayan. Kaya silang sumusunod sa kanilang mga pagnanasa. Ito pong kasamaang sexual na ito ay magkapareho para sa lalaki at sa babae. Kaya sa mga lalaki ay halata at sa mga babae ay palihim. Subalit ito ay kanilang itinatago po. Ito po ang kahalayan. Kaya pag sinabi pong pakikiapid, na nakatago, na nakalihim, pakikiapid. Nung unang panahon sa Greece, sila ay sumasamba sa maraming Diyos at mayroong imahe ng mga Diyos-Diyosan. At sila ay kumikilos ng mapagnasa sa harap ng mga imahe na ito, sa harapan ng kanilang mga sinasambang imahe. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Kaya yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagpapanggap na malinis, subalit hindi po ganun. Ang paglilingkod sa iba ng higit kaysa sa Diyos ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Colossians chapter 3 verse 5 at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Kristiyano'y dapat sumunod sa salita ng Diyos at magnais na mamuhay sa pagpapala ng Diyos. Subalit, ang pagsisikap na mamuhay sa sariling paraan ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ang sasabihin sa harapan ng Diyos-Diyosan? Yuyukod, naglilingkod ang mga tao, nananalangin ang mga tao para sa pagpapala. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. At ngayon, ang Diyos na nagligtas sa ating mga kaluluwa, Siya ang tutulong sa atin habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Kaya, kailangan nating mamuhay na umaasa sa biyaya ng Diyos. Iniisip ng mga tao na ang pagkakaroon ng maraming pera ang makapagpapasaya sa tao. Ito yung magbibigay ng kakontentuhan at ito yung magtitiyak o sisigurado sa ating kinabukasan. Subalit, ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi pagsampalataya sa Diyos. Pagkatapos ay pagkukulam. Ibig sabihin ng pangkukulam ay ang pandaraya sa mga tao sa pamamagitan ng mahika. Kaya sa pamamagitan ng kasinungalingan, si Satanas ay nandaraya sa pamamagitan ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Tapos alitan. Mas pinipili ng mga tao na maglaban, mag-away, at mapuot sa halip na makipagpayapaan sa isa't isa. Mas sinusunod po nila ang mga ganito. Alitan. Kaya kapag ang isang tao ay nakagawa ng mali sa kanya, ay sinasabi niya, balang araw ay makakaganti rin ako sa iyo. 10,000 kilometro sa paghahanap ng kaaway, parang ganun. Handa niyang lakbayin para tugisin ang kaaway. Merong ganito po sa comic books, yung mga nagnanais maghiganti ay mamamatay sa harap ng kanilang kaaway. Alam niyo, ang taong may galit ay tutunawin, matutunaw po yung kanyang atay. Mabubulok yung kanyang bituka. Alam niyo po ba ito? Dahil sa matinding stress. Kaya sinabi po ng Biblia sa Roma chapter 12:19, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang isang Kristiyano ay dapat na manalangin sa Diyos at sumampalataya na ang Diyos ang gaganti kahit na dumaranas siya ng hindi makatarungang bagay. Hindi mo ito maaaring gawin na ipaghiganti ang iyong sarili. Sinabi nga ni Jesus na ibigin mo ang iyong kaaway. Ang mga pinuno ng mga relihiyosong Hudyo at mga hukom, sila'y sumigaw na ipako sa krus ang walang salang si Jesus at hatulan ng kamatayan doon sa krus. Subalit sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ipinagkatiwala ito ni Jesus sa Diyos. Kung ang mga Kristiyano ay mayroong mali sa kanila, iyon ay nasa kanilang puso at nagkakaroon sila ng mga kaaway. Iyon ay hindi nararapat. Sunod po ay pagtatalo. Ang mga taong naligtas at ang mga taong gustong makipagtalo sa church. Mayroong tao na gustong makipagtalo. Mayroon pong tao na may ganitong uri ng pagkatao. Lahat ng ito ay nagmumula sa laman. Pagtatalo, sabi dito, at paninibugho. Kaya makikita po natin dito na talagang kakaiba ang mga tao. Dapat tayo makiramay sa mga taong nalulungkot, gayunman, mas madali pong makiramay na doon sa mga nalulungkot, pero mahirap pong makigalak sa mga taong nagagalak.
Merong kawikaan sa Korea na nagsasabi, kung ang aking mga manugang ay bumili ng palayan, ang aking tiyan ay sumasakit. Kung bumili ng palayan ang aking manugang, dapat na matuwa ako para sa kanila. Subalit sumasakit ang tiyan ko. Kapag ang isang tao po yung napapabuti, ikaw ay tahimik, tapos naiinggit. Pagkainggit, ito ay gawa ng laman. Ito ay bunga na nagmula sa laman. Pagkagalit, ang kasunod po, ikaw ay nagagalit kapag may humahawak sa iyo ng kaunti. Kagaya sa Genesis chapter 5, nakita natin kung gaano naging mabangis ang mga ina po ni Cain. Sinabi nila, kung ang sino man ay manakit sa akin, papatayin ko siya. May ilang tao na nagmamaneho sa highway at kapag may isang kotse na humarang sa daan nila, sinusundan nila siya hanggang sa dulo, tapos binubugbog yung tao. Sabi nila na legal ang mga baril daw sa Amerika. Kaya kung ang sino man ay patuloy na nagbubusina, binabaril nila. Grabe po, ito po'y nakakatakot. Kaya yung mga tao po ay gaya ng nagiging gaya ng mababangis na mga hayop na nagmamadali patungo sa kanilang biktima. Hindi po ninyo alam kung gaano kabangis ang mga tao. Pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi. Ang pagkakabahabahagi, ito po ay pareho din. Maging sa loob po ng church. Kung ang mga taong naayon sa iyong puso, nagkakaisa po yung mga magkakapareho ng puso. At yung hindi kapareho ng puso ay nagiging hiwalay. Dapat ito ay maangkop sa puso ng Diyos. Dapat tayong gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong mabuhay ayon sa Espiritu Santo. Gayunman, kung ikaw ay gumagawa ayon sa pagtitiwala sa iyong sarili at kung ikaw ay nakikisama lamang sa mga taong gaya mo, ito'y pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Ang maling turong ito ay gawa ng Diablo. Kung hindi ninyo natanggap ang gabay ng Espiritu Santo, maging ang mga taong ligtas ay maaaring mahulog sa maling aral. Meron din pagkainggit. Ang pagkainggit at paninibugho ay magkatulad na bagay. Kapag mayroon kang taong kinaaayawan sa iyong puso, ay palagi kang mayroong pagkainggit na pag-iisip. Meron kang pag-iisip na yurakan siya. Ganito po ang pagkainggit. Pagkainggit, paglalasing. Sabi sa Efeso 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan. Kesa katunayan, may mga ligtas na Kristiyano ang umiinom ng alak ng patago. Si Apostol Pablo po ay nagsabi kay Timoteo tungkol dito, at sa tingin ko si Timoteo po kasi ay mahina. Kaya sabi ni Pablo sa unang Timoteo 5:23, gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit, kaunti. Kung ginagamit mo ang alak ng maayos, ito'y maaaring maging sangkap sa pagkain at maaaring maging gamot. Gayunman, ang mga taong umiinom ng alak ay iniinom ito upang maging mabuti ang kanilang pakiramdam. Pero kapag ikaw ay naglasing, ikaw ay mawawala sa katinuan. Ito po ay nauuwi sa kahalayan. May ilang mga tao na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat na sabihin kapag sila ay lasing. At minsan ay gumagawa ng krimen dahil sila ay lasing na. Ang pagdalasing ay umpisa ng kahalayan. Pagdalasing, kalayawan. Ito ay magkaugnay. Ang kalayawan ay ang pag-inom, pagkakantahan, at napakasasaya hanggat ito po pagpapakasaya hanggat gusto. At ang mga tulad nito, mga ganyang kasalanan at iba pa. Dito po ang bunga ng laman ay pinahayag sa 15 uri. Ngunit marami pang iba kaysa rito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbababala noong una sa inyo, na ang gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Na ang gumagawa ng mga gayong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ay hindi sila makakapasok sa langit. Kaya ngayon,
Ang mga salitang ito ay hindi nangangahulugan na maging ang mga taong ligtas ay mawawala ang kaligtasan o mapupunta sa impyerno dahil lamang sa sila ay nakagawa ng ganitong pagkakamali ng isang beses o dalawang beses. Ang mga salitang ito ay para sa mga taong hindi nagsisi at hindi tumalikod habang nakagawian na nila at patuloy na silang lumalakad sa ganitong uri ng mga kasalanan. Kung paulit-ulit at patuloy kayong gumagawa ng kasalanan ayon sa pagnanasa ng inyong laman, ito ay katibayan na ikaw ay hindi paligtas. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 27, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Dahil ang langit ay isang banal na lugar, ang mga taong marumi ay hindi makakapasok doon. Walang anumang marumi doon, ang mga banal lamang ang naroon. Ang mga taong nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero ay ang mga ligtas. Ano ang resulta ng pagiging ligtas? Dapat kayong magbunga ng bunga ng Espiritu. Kung ang isang tao na naligtas ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, paanong naging kaligtasan po iyon? Sa 1 Corinto chapter 6, tingnan po natin. 1 Corinto chapter 6. 1 Corinto chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinto chapter 6. Verse 9 hanggang 11. Verse 9 hanggang 11. Do you not know that the unrighteous will... Babasahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Hanggang dito po. Kaya ngayon, mayroong maraming ganitong mga salita sa Biblia. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Kailangan ninyong malaman ito. Sinasabi ninyo na ligtas kayo sa salita lamang, ngunit kapag nakita ng ibang tao ang inyong mga gawa, ito ay hindi kaligtasan. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Ibig sabihin na maraming mga peking Kristiyano sa palibot natin. Gayun din, kapag pinag-uusapan ang tungkol sa Ebanghelyo, may ilang nagsasabi na dahil tayo ay naligtas, tayo ay hindi napupunta sa impyerno kahit na mamuhay tayo sa kasalanan. Hindi nila siniseryoso ang kasalanan na nagsasabi, tayo ay nasa laman pa, wala tayong ibang pagpipilian. Patuloy nilang sinisikap na patunayan ang kanilang mag-excuse, magdahilan sa kanilang pamumuhay ayon sa laman. Ang kanilang sarili lamang ang kanilang iniisip. Kung gayon, kayo ay nadaya na. May ilang tao na ginagawa ang lahat ng uri ng masasamang bagay habang sinasabi nila sa kanilang sarili na sila ay mga ligtas. Pagkatapos, ano ang ating nakikita sa ganitong mga tao at nagsasabi na sila'y ligtas na? Ano, patotoo? Testimony? Alam nyo, maging ang Diablo ay nakapagpapatotoo din. Alam nyo po ba yun? Alam nyo, ako'y nadaya na ng maraming beses ng mga huwad na kapatid na nagpapatotoo ng maganda. Sa 2 Corinto chapter 11, sinabi ni Apostol Pablo,
deceivers. Ako ay nasa panganib sa mga huwad na kapatid. Even Satan's deceiving the... Sinasabi nila na sila ay isang brother. Ngunit, kinalaunan, ito ay kasinungalingan lamang. Nagpapatotoo sila ng mabuti. Ngunit kalaunan, sila pala ay mga manluloko. Sinabi po dito sa 2 Corinto 11 verse 4, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya huwag tayong padaya sa ganitong bagay. Ibig sabihin, huwag nating dayain ang ating sarili. Ang mga taong gumagawa ng mga ganito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia na hindi makakapasok sa langit. Huwag kayong padaya. Ang hindi magpadaya ay nangangahulugan ding huwag sabi nangangahulugan din na huwag dayain ang ating sarili. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga binabai, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ganito po yung sinasabi ko kanina, ang mga binabai, homosexual, ay labis na mahilig sa kahalayan. Pero hindi nila ito siniseryoso. Pinakakinamumuhian po ng Diyos ang sexual na kasalanan. Alam niyo po ba ito? Sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora ng apoy at asupre. Sinabi ng Biblia na ang natatanging kasalanan sa kanila ay ang pangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki. Ano po ito? Roma 1:27, gumagawa ng kahalayan ng lalaki sa mga kapwa lalaki. Alam po ninyo, mayroong mga bakla sa panahon natin ngayon. Mayroon na rin ng mga ganito noong una pang panahon. At ayon sa Biblia, ang mga binabae, sa Biblia po ha, ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit ano ang nangyayari sa panahon natin ngayon? Ngayon, ang mga bakla ay buong karangalang ipinapakilala ang kanilang sarili bilang sexual minorities. At walang diskriminasyon laban sa mga homosexual. Sinasabi nila na kailangan nilang gumawa ng anti-discrimination law, isang batas na ipinagbabawal ang diskriminasyon. Sabi nila, bakit kami dinidiscriminate? Lahat ng tao ay pantay-pantay. Sila ay bumoboto ng oo o hindi. Binabago nila ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling ideya. Gaya ng inyong alam, ang mga maunlad na bansa, kung tawagin, ay ginawa na pong legal yung same-sex marriage. Ito po yung pagpapakasal sa kaparehong kasarian. Maging sa Korea, mayroong parada ng sex minority sa Seoul, taon-taon, na isinasagawa ng ilang mga universidad. Naku po, ano po sa tingin ninyo dito? Ngayon ay pinapakita na po nila ang kanilang sarili, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Sunod po ay ang mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw, pagnanakaw mula sa iba, nakikikain mula sa iba, nangungopia mula sa iba, mga pagnanakaw masasakim. Ang mga tao po ay gustong-gusto ang kayamanan. Ano ang mali sa pagtatrabaho ng maayos at kumita ng sapat na pera? Wala pong mali dito. Ngunit, may mga tao na sinusubukan na ibigay sa laman ang lahat ng uri ng mga kalayawan. Yun ang mali. Masasakim, mga maglalasing. Ang maglalasing ay patuloy po na binabanggit dito, mga mapagmura. Madali nilang sinusumpa ang ibang tao, nagsasabi ng masasamang salita, sumisigaw, sobrang nananakot. Kapag ang sino man ay subukan na hawakan ng ahas, naglalabas po ito ng lason. Hindi po ba? Nang ako po ay nagtungo sa isang bundok, mayroong ahas na biglang lumabas. Kaya sinabi ko, ano ito? At pagkatapos ay sinusubukan kong lumapit, siya ay nakahinto lamang doon at nakataas ang ulo nito at sinubukan itong sumugod. Kaya ako po ay natakot. Siya ay hindi tumatakas. Siya ay lumilingon lang at handang umatake. Sabi ng Biblia na ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang labi.
labis na nagsasalita ng masasamang salita. Hindi po ito dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Ang salita ay napaka-importante. Ito ay tanda ng personalidad. Sabi dito, ni ang pandaraya. Ang manluloko, ang magnanakaw ng mga gamit ng ibang tao, ganito po yung pandaraya. Ang mga taong ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya parehas po ito dito sa Galatia chapter 5 verse 21. Mayroon pong maraming mga ganitong salita sa Biblia paulit-ulit. Kaya sa Galatia 5:21 na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sinasabi ng iba sa talatang ito ay ang mga taong iyan ay mga ligtas din, kaya't sila ay makakapunta sa langit. Subalit sinasabi, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya kahit ng isang tao ay mamuhay na sumusunod sa pagnanasa ng laman, tapos makakapunta pa rin ba ito sa langit? Ano po yung ganyan? Bakit ganyan po? Bakit ganyan ang paliwanag natin? Pinapaliwanag natin yung Biblia ayon sa ating sariling kagustuhan? Alam nyo, ang pumasok sa langit ay nangangahulugang matanggap yung mana. At ang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ay nangangahulugan na hindi makakapasok sa langit. Kaya bakit ipinapaliwanag natin ito ng mali ayon sa ating kagustuhan? Sa verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ganyan po ang mga nasa Korinto. At ang ilan sa atin ay medyo mabuti ang kalooban bago pa tayo naligtas. At may mga tao din na namuhay na napakasama bago sila naligtas. At ganyan ang mga ilan sa inyo. May mga tao na hindi man lamang makarating kahit sa pintuan ng langit. At inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay naglalarawan po ng biyaya ng krus. At sa Espiritu ng ating Diyos. Ang mahalagang dugo ng ating Panginoon ang naghugas ng ating mga kasalanan, nilinis tayo sa katotohanan, pinabanal tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ginawa tayong katwiran kay Kristo. Mayroon pong mga ganitong klase ng tao, at tayo po'y nasa kalagitnaan nila. Kaya kailangan po natin itong aminin. Subalit sa pangalan ni Jesucristo, sa biyaya ng Diyos, subalit na hugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos, tayo po ay naligtas na. Kaya ano ang ating gagawin ngayon? Hindi na tayo dapat muling gumawa pa ng masama na tulad ng dati. Tingnan po natin sa Mateo chapter 3. Mateo chapter 3. Magmula verse 8 hanggang 10. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi, at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Ito po ang sinabi ni John the Baptist sa mga Hudyo. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ang pagsisisi, lubos na pagsisisi sa pagiging miserableng makasalanan mo sa harapan ng Diyos at pagbalik sa Diyos. Paano po ito? Kailangan mong maligtas upang makapanumbalik ka sa Diyos. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Paano tayo makakapanumbalik kung ang ating Diyos ay hindi tayo pinawalang sala sa ating mga kasalanan? Sa Lucas chapter 15, nang ang alibugang anak ay nilustay ang pera ng kanyang ama at halos mamamatay na,
Siya ay tumindig at pumunta sa kanyang ama. Patatawarin ako ng aking ama. Uuwi ako dahil alam ko kung gaano kabait ang aking ama at kung gaano niya ako minamahal. Ang pagsisisi po ay ang matagpuan mong ikaw ay miserable at dapat sa kamatayan. At ikaw ay bumalik sa ama. Upang mamunga ng nararapat sa pagsisisi ay ang maunawaan ng biyaya ng Diyos, ang maligtas, at pagkatapos ay ang makatuwirang pamumuhay na kagaya ng mga ligtas. Ang makatuwirang pamumuhay ay gaya ng pamumuhay na sumusunod sa Espiritu Santo. Kaya mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Inaangkin ng mga Hudyo na sila ay mga taong pinili mula pa kay Abraham, ang mga mabubuting tao ng Diyos. Subalit, ayon sa Juan chapter 8, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo sa chapter 8 verse 41, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Pagkatapos ay sinabi ng mga Hudyo na ang Diyos ang aming ama. Nang sandaling ito, ang sinabi ni Jesus sa kanila sa Juan chapter 8 verse 44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Hindi kayo mga anak ni Abraham. Sabi nila, kami mula sa binhi ni Abraham at kailanman ay hindi pa kami naging alipin. Ang Diyos ang aming ama. Subalit sumagot si Jesus, ang Diyos ay hindi ninyo ama. Sa Juan chapter 8:44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Ibig sabihin nito na kayo'y mga anak ng Diablo nang makita ko ang mga ginagawa ninyo. Piniling bayan ng Diyos, mga ina po ni Abraham, subalit sila ay tumanggi at pinatay ang Kristo na sinugo ng Diyos. Sinabi ng Diyos na kaya niyang gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga bato. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa palagay niyo ba, ang maging anak ni Abraham ay espesyal? Hindi ito espesyal. Sa panlabas ay pinanganak sila ni Abraham, ngunit sa panloob, hindi sila mga anak ni Abraham. Kaya kumusta naman po ang mga Kristiyano ngayon? Itinuturo ng ilang mga pastor na kapag sila ay dumadalo sa church, sila ay pinili daw ng Diyos mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan at silang lahat ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Nang tanungin ko sila kung kailan nila naunawaan ang biyaya, kailan at paano nila natanggap ang kaligtasan, hindi po sila makapagbigay na eksaktong sagot. Tayo po ay maliligtas lamang kung ating malalaman na tayo ay mga makasalanan na mahahatulan. Sila ay kailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan at kailangang maipangaral sa kanilang ebanghelyo. Subalit sila hindi man lang nagsisi at pinalalampas lang po nila ito. Sinasabi nilang sila ay mga pinili bago pang pagkatatag ng sanlibutan. Kahapon po nanood ako sa isang Christian broadcast television. Sinabi ng isang sikat na pastor, lahat tayo ay napili bago pa itatag ang sanlibutan. Sa pamamagitan daw ng biyaya ng Diyos. Tama po ang nakasulat nito, subalit sino ba ang pinili ng Diyos? Ito yung mga taong naipanganak na muli. Sila po yung mga pinili. Kahit na sinasabi nilang sila'y piniling bayan ng Diyos at mga naligtas na, kung sila'y hindi mga tunay na naipanganak na muli, hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya ipinagyayabang ng mga Hudyo na sila'y bayang pinili ng Diyos, subalit sila'y nagpapatotoo ng lahat ng uri ng kasalanan. So anong pagkakaiba po nito sa ibang tao? Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na di mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Bakit nakalagay na ang palakol? Upang putulin ang puno. Ibig sabihin po'y malapit na ang paghuhukom ng Diyos.
Ito ay salita na nagsasabing ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapoy sa apoy ng impyerno kung hindi ito mamunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ngunit hindi ito iniisip at pinabaliwala ng iba. Sabi nila, sumasampalataya ako, nagsisimba ako. Kailangan mong masigurado kung ikaw ba ay talagang nasa pananampalataya. Sabi sa 2 Korinto 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Siyasatin ninyong mabuti ang inyong sarili sa salita ng Diyos. Minsan po tayo nagpapacheck up ng ating kalusugan upang malaman kung tayo ba ay malusog o hindi. Nagpapa-x-ray, dumadaan sa maraming pagsusuri upang malaman kung maayos ba o kung may seryosong karamdaman. Kaya paano natin masisiyasat ang ating pananampalataya? Makikita po natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung kayo ay ligtas ayon sa Biblia, kung kayo ay naging mga anak ng Diyos ayon sa Biblia, kung kayo ay taong makakapunta sa langit, kailangan ninyong mamuhay gaya ng mga taong pupunta sa langit. Ang mga taong na-born again ay dapat mamunga ng bunga ng mga taong naligtas na. Tingnan po natin sa Roma chapter 6 verse 20 hanggang 22. Roma chapter 6 verse 6 chapter 6 verse 20 hanggang 22. Roma chapter 6 verse 20 hanggang 22. Babasahin ko po. Sapagkat nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Kaya't ano ngang bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit ngayon, pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan. Ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Hanggang dito po. Sapagkat nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, ginagawa ng alipin ang nais ng kanyang Panginoon. Sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumulupig sa kanila. Sabi sa 2 Pedro 2.19, kung nabubuhay tayo ayon sa laman, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ayon sa Juan 8.34, kapag alipin kayo ng kasalanan, kayo ay malaya tungkol sa katwiran. Nangangahulugang wala kayong kinalaman sa katwiran. Nangangahulugan ito na wala kayong pagnanais na mabuhay ng matuwid. Mamumuhay lamang kayo sa inyong nakaugalian na may kasiraan. Sa laman. Para sa mga hindi paligtas ay ganito po talaga, natural. Kaya't anong bunga mayroon kayo? Anong bunga ang ginagawa ninyo noong hindi pa kayo ligtas, noong alipin pa kayo ng kasalanan? Sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo. Ang gawa ng laman, ang bunga ng laman, nahihiya tayo ngayon kapag naiisip natin ang mga bagay na ito. Patuloy niyo pa bang ginagawa ang kahiyahiyang mga bagay na ito na ginagawa niyo noon? Sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Ito'y impyerno. Ang kamatayan na ito ay ang ikalawang kamatayan. Subalit ngayon, pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan. Kaya ngayon, ang salitang ito ay ngayon. Ito po'y tungkol sa mga ligtas. Pinalaya na tayo ngayon sa kasalanan. Napalaya na ngayon mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kabatayan. Napalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas. At ngayon, naging mga alipin ng Diyos. Ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pagiging isang lingkod ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan. Lalo tayong nagiging banal gaya ng Diyos. Kaya sa salita ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. 1 Pedro 1.16, maging banal. Sapagkat kung paano ang Ama ay banal, kaya't kayo ngay maging banal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya naging mga alipin na tayo ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan
Ano ang bunga na ito? Ito ay ang bunga ng kabanalan. Ito ay bunga na karapat-dapat sa pagsisisi, na ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Tama po. Meron pong hiwalay na bunga para sa mga mapupunta sa kamatayan at may bunga ng mga mapupunta sa buhay na walang hanggan. Ano ang uri ng bunga sa palagay ninyo, ang namumunga sa buhay ninyo ngayon? Tingnan po natin sa Mateo chapter 7. Verse 16. Matthew chapter 7. Hanggang verse 20. Matthew chapter 7, 16. Mateo 7, verse 16 hanggang 20. Babasahin ko po. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya sabi po dito, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Sinabi po ni Jesus na ang isang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga. Nakakapitas ba ng mga uban sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Kaya kapag tayo ay pinanganak na muli, magkakaroon tayo ng relasyon sa buhay ng Panginoon. Ang isang masamang puno ay namumunga po ng masamang bunga. Kasi sabi sa Biblia, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Totoo po yun. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang bunga nito? Kapag nakamit natin ang kaligtasan, makakamit natin ang buhay ng Diyos. Totoo po ito. Makakamit po natin ang buhay ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay darating sa atin at babaguhin ang ating mga puso na magbabago rin sa ating pamumuhay. Babaguhin yung ating puso at yung ating pong buhay. Gayun din naman, sa pamamagitan ng mga pagbabagong iyon, magbubunga tayo ng mabuting bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganito po ang proseso. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at sabi dito'y itinatapon sa apoy. Itinatapon sila sa impyerno. Ang mga ganitong talata sa Biblia ay matatagpuan natin ng paulit-ulit. Sa palagay niyo po ba na ito ay isang bagay na may kinalaman o walang kinalaman sa inyo? Siyempre po may kinalaman ito sa inyo kung magbubunga ka ng mabuting bunga. Sa Mateo chapter 12 verse 33, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga, ang kanilang pag-uugali ay maaaring makilala kung sila ay tunay na mga Kristiyano o kung hindi. Kung sila ba'y mga anak ng Diyos o hindi. Kung sila ba'y makakapunta sa langit o hindi. Ngunit kung hindi po ito nangangahulugang pwede ka nang hindi po ito nangangahulugan na po pwede ka nang manghusga sa ibang mga tao. Ang isang mabuting puno kailangan lumago upang mamunga. Sa sandaling makamit natin ang kaligtasan, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga puso at pagkatao na unti-unting nababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at tinutulungan tayong mamuhay sa tamang paraan bilang mga anak ng Diyos. Ngunit kung may mga taong ligtas na nang matagal na panahon at mayroong parehong saloobin at pag-uugali na mayroon sila sa nakalipas na 1, 3, or 10 taon, bakit po ganun? Dapat patuloy nating suriin ang ating sarili
kung tayo ba'y nasa pananampalataya at kung ano yung nagiging kamalian. Tingnan po natin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 58. Awit 58, verse 4 hanggang verse 5. Awit chapter 58, verse 4 hanggang 5. Sila'y may kamandag na gaya ng kamandag ng ahas. Gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kanyang pandinig. Kaya't hindi nito naririnig ang mga tinig ng mga engkantador ni ang tusong manggagayuma. Sinasabi nito, binging ahas. Ito ay tumutukoy sa mga taong hindi pa na ipapanganak na muli. Wala silang buhay ng Diyos at Espiritu Santo sa kanila. Hindi nila naisundin ang salita ng Diyos pagkatapos na marinig ang kanyang salita. Para silang mga binging ahas, ipinipikit ang kanilang mga mata. Kaya kahit na ang mga engkantador ng ahas sa pamamagitan ng pag-ihip ng plauta at sinusubukang hulihin ang kanilang mga mata, ang mga binging ahas ay hindi man lamang sila namamansin. Nandun lang sila. Pagkatapos, ibabaon po yung kanilang lason kapag nakakagat. Walang pagbabago sa kanila, bagaman maraming beses na silang nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi ako mabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Pagkatapos, marahil para sa kanila, ang kaligtasan ay hindi isang bagay na dakila. Ngunit sa katotohanan, tayo'y naging mga anak ng Diyos na tayo'y kanyang iniligtas mula sa impyerno. Tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. Binigyan niya tayo ng pag-asang pumunta sa langit. Sa palagay niyo po ba na dapat tayong mamuhay sa natitira nating buhay sa tamang paraan bilang mga anak ng Diyos na bilang mga Kristiyano? Abay, dapat po! Subalit humihinto lang sila sa pakikinig at hindi nila sinusunod yung naririnig nila. Ang pag-uugali ng individual o ng isang tao ay ang pagpapahayag ng kanilang buhay at pagkatao. Ang kanilang mga puso at pagkatao ay nabago sa pamamagitan ng buhay ng Diyos at ng banal na Espiritu at dapat itong ihayag sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Tingnan din po natin sa Ezekiel chapter 33. Ezekiel 33. Titingnan po natin ang ilan pang talata sa verse 31. Verse 31 hanggang 32. Ezekiel chapter Ezekiel 33 verse 31 hanggang 32. Dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan. At sila'y nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinirinig ang mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakakatugtog na mabuti sa panugtog. Kanilang naririnig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. Sabi ng Diyos kay Ezekiel, ito po tungkol sa mga Israelita. Dumating sila sa iyo, gaya ng ginagawa nila sa harap ng Diyos. Nagsisiupo sila sa harapan niya bilang bayan ng Diyos. Naririnig nila ang mga salita ng Diyos. Nakikinig sila sa mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Kaya ang bibig nila ay nagsasalita ng mabubuting bagay. May ibang tao na nagpapatotoo. Ang mga Kristiyano ay dapat na mamuhay sa tamang daan at magbago. Ang mga Kristiyano dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos
Dapat magmahalan sa isa't isa. Pagkatapos, siya pala ang gumagawa ng mismong masasamang bagay. Sino ang makakapagsabi ng mabuti habang gumagawa ng masama? Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ay nagpapakita sila ng malalaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang lang. Kaya sabi dito, narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig. Nakakatugtog na mabuti sa panugtog. Habang nakikinig sila ng sermon, sinasabi nila, wow, napakaganda ng sermon. Sa oras ng pag-awit ng himno, pinapahalagahan nila ito at nagiging masaya sila sa oras lang na yon. Pagkatapos noon, balik sila sa normal na pamumuhay. Kaya ay pinangaral ni Ezekiel ang salita ng Diyos. Sila'y sumagot lang na napakaganda ng sermon, napakaganda ng awitin. Kaya narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakakatugtog na mabuti sa panugtog. Kanilang narinig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. Kaya, magkasalungat po na bagay ito, hindi ba? Kaya mga Kristiyano sa panahon ngayon ay mahinhin ang pananamit tuwing Linggo, nagtitipo ng may paggalang at taimtim upang umawit ng papuri, manalangin, sumamba, pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Kaya si Uchimura Ganjo, isang born-again Christian sa Japan, ay nagsabi na, hindi na ako pupunta ng church. Ang church po kasi na tinutukoy niya ay hindi tunay na church. Ito yung church sa panlabas lang. Huwag pong maging mali ang pagkaunawa ninyo. Sinabi niya, dahil hindi ako nagpupunta sa teatro. Kapag nagpupunta ako sa teatro, nawawala ang pananampalataya ko. Parang hindi church yung pinupuntahan ko. Kapag nagpupunta ako sa church, nakakawala ng pananampalataya. Ang mga ngaral ay parang artista. Ang mga nakikinig ay parang audience. At pagkatapos nito ay tapos na. Dahil palabas lang ito, kaya tapos na. Natatapos ito. Pagkatapos, wala na. Ganun po ang inisip niya. Kaya, binasa ko po ang aklat na isinulat ni Uchimura Ganjo. Ang pangalan po ng aklat na ito ay Faith Talk o Religious Talk. Maliit lamang po ito na libro. Pero madiin at matalim na tinukoy niya yung bagay na ito. Tama po. Tayo mga Kristiyano ay nagiging ganoon kapag nagkamali po tayo. Kaya tingnan natin kung paano siya mangaral ngayon. Pinapanood po nila yung nangangaral. Sinusubukan kung magaling ba yung nangangaral doon sa church. Pinupuntosan nila ito, binibigyan nila ng rating o ng grade. At pagkatapos ay kinakalimutan nila yung mensahe. Gaya sa Lucas 6:46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Sabi nila, Panginoon, Panginoon, sa labi. Ang salitang Panginoon sa Chinese character ay nangangahulugan na paglalagay ng hari sa ibabaw ng ulo. Ang salitang Panginoon ay nangangahulugang lubos akong susunod sa iyo. Subalit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Sa Tito 1:16, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ikinakaila nila. Palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi nahaangkop sa anumang gawang mabuti. Tila nagpapatotoo sila sa kanilang mga bibig na may pananampalataya sila sa Diyos. Subalit ikinakaila nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila ay mga huwad. Kapag sinasabi ng mga Kristiyanong, ligtas ako, kailangan mo ring maligtas. Alam niyo po ba kung anong sinasabi ng mga tao? Sinasabi nila na born again na sila. Pero tingnan natin kung paano sila namumuhay.
Pagkatapos ay nagbabantay po sila na nakadilat ng malaki ang kanilang mga mata. Kung ang taong nagsasabing ligtas, naligtas siya, ay magaling sa pagsasalita, subalit kung ugali niya ay hindi nababago at ang samyo ng isang Kristiyano ay hindi nakikita, sasabihin ng mga tao na sinungaling, magaling lang magsalita. Nagsasabi siya ng magagandang bagay, subalit kasinungalingan ang magsabi ng mga bagay nang wala sa puso. Ikaw na lang ang manampalataya, kaya hindi na po makikinig yung mga tao. Sa 2 Timoteo 3 verse 5, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga taong ito. May anyo sila ng kabanalan. Mukha silang naglilingkod sa Diyos sa panlabas. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Dapat nating layuan ang ganitong uri ng mga tao na mga mapagkunwari. Hindi po ninyo nalalaman kung gaano kalaking pagkukunwari ang nasa mga relihiyon ngayon. Ang Kristyanismo mismo ay hindi naiiba mula sa ibang mga relihiyon. Maliban na lamang po kung ikaw ay na-born again at tumatanggap ng gabay ng Espiritu Santo. Kapag nagpupuri, kapag nananalangin sila, sinasabi nila na sila ay magalang na sumasamba sa Diyos. At kapag napakinggan nila ang salita ng Diyos, sinasabi nila amin. Pero ginagawa ba nila? Tingnan natin sa 2 Corinto chapter 5. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Basahin po natin ang sabay. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kung ang sinuman ay na kay Kristo, kung kayo ay ligtas na, inilipat na kayo mula kay Adan patungo kay Kristo. Kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Kung titingnan po natin sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Ang Diyos po'y lumikha ng bago na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Plinano na po ng Diyos na iligtas tayo mula pa noong bago itatag ang pundasyon ng mundo. At si Kristo ay dumating ayon sa plano at isinakatuparan ang gawain ng kaligtasan. At sino mang nakaunawa at nanampalataya sa biyayang ito ay naging mga bagong nilalang ng Diyos. Nangangahulugan po ito na tayo ay bagong nilalang. Sa Apokalipsis 21 verse 1, at nakita ako ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Kung nais ninyo na makapasok sa bagong langit at bagong lupa, dapat muna kayong maging bagong nilalang. Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Binago tayo at lumikha ng bagong pagkatao upang makapasok tayo sa bagong langit at sa bagong lupa. Dapat kayong maging banal dahil ang gawang iyon ay banal. Dapat kayong maging karapat, dapat na makapasok sa kaluwalhatian. At tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at walang hanggang pag-asa. Kaya ngayon, layunin ang ating buhay at ang layunin at ang ating pagpapahalaga sa buhay ay nabago. Noon, alam nyo, naiinggit tayo sa mabubuting bagay dito sa mundo. Nabubuhay tayo upang makamit ang mga ito, subalit ang pagpapahalaga natin ay lubusang nabago pagkatapos na tayo ay baligtas. Alam nyo, ako po noon, nagsimula po akong magtungo sa church nang ako ay nasa unang taon sa aking middle school. At sa loob ng 10 taon, ako po ay naging masigasig. Naging masigasig na Kristiyano po ako. Ito po yung pamumuhay ko noon pa man. At ako po ay nagdesisyon
na ialay ang aking buong buhay sa Diyos. At ako po ay nagtungo sa seminaryo at masipag na nag-aaral po ng Biblia. Doon po sa seminaryo, nag-aaral po ako ng 4 na taon. At hindi lamang po ako nag-aaral ng Biblia sa loob ng 4 na taon. Kundi, alam po ninyo, tuwing araw ng Sabado, ako po ay nagpupunta sa mga pabilihan, nagpupunta ako sa mga parke. Ito po'y ginagawa ko upang mag-evangelize. Sa pamamagitan ng mga leaflets, may dala po ako mga leaflets at ito po yung gamit ko sa aking evangelism. At tuwing bakasyon, nagpupunta ako sa mga kanayunan at nag-evangelize ako ng mga tao sa pamamagitan ng mga leaflets. At akala ko noon akong pinakamahusay na Kristiyano. Gayunpaman, ang panlabas na anyo ay mukhang gaya ng isang mabuting mananampalataya. Subalit ang pananampalataya kung iyon ay mali. Ako po'y talagang mahirap noong kabataan ko. Noong ako'y nasa grade 4 po sa Korean nung panahon po na iyon ay sumiklab ang Korean War. Tumakas po ako mula doon sa digmaan at nagbalik sa aking bayang Sinilangan makalipas ang isang taon. Subalit, ang lahat ng mga bagay na aking nadatnan ay sunog na, wala na, wala kaming bahay, walang pagkain, walang pera. Kaya nga, ako ay nagtrabaho simula nung ako'y grade 5 pa lamang sa elementarya. Nagbibenta po ako ng chewing gum, ng candy, ng ice cream. Naglinis ako ng sapatos, nagbenta ako ng dyaryo. Ginawa ko ang maraming mahihirap na trabaho. Gusto ko talagang mamuhay ng maayos sa mundong ito. Kaya nag-aral ako ng walang tulugan. Subalit sa huli, nalaman ko na ito ay hindi pala para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para lang sa aking tagumpay. Naiinggit rin po ako sa maraming bagay. Kapag nakikita ko ang isang magandang bahay, naisip ko, kailan kaya ako makakatira sa bahay na ganito? Kapag nakikita ko ang isang magandang kotse, naisip ko, gusto ko ng kotse na gaya nito. Pero noon pong October 1962, alas 8 ng gabi, ay tunay kong naunawaan ang biyaya ng Diyos. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, isang himala ang nangyari sa akin at ng oras na maunawaan kong biyaya ng Diyos, ako ang naging pinakamasayang tao sa mundo. Gaano man kaganda ang isang bahay, hindi na po ako naiinggit. Totoo po ito. Wala na akong dahilan pa upang magsinungaling. Sino po ba ang nakakaalam ng kasiyahan sa puso ng tao, sa pusong ito? Ang kasiyahang ito ay hindi may pagpapalit sa kahit na anumang bagay sa mundong ito. Ang kaisipang ito ay hindi nagbabago hanggang sa araw na ito. Ang pagpapahalaga ay lubusang nabago. Mula kamatayan patungo sa buhay, mula kay Satanas patungo sa kandungan ng Diyos. Ngayon ay mayroon na tayong walang hanggang pag-asa at ang ating layunin at pagpapahalaga sa pamumuhay ay nabago na. Pagkatapos, ito ay nagkaroon ng koneksyon sa ating buhay. Ito ba ay isang bagay na special lamang? Ito po ay natural, hindi po special, natural lamang. Tingnan po natin, sabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 16. Sa chapter 5, verse 16. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Ano pong ibig sabihin nito? Ayon sa pananaw ng laman, kung ang isang tao man ay gwapo o pangit, nakapag-aral o hindi, o maayos na pinalaki o hindi, mayaman man siya o mahirap, ang mga ito ay ayon lamang sa pananaw ng laman. Pamantayan ng laman. Hindi na po natin kinikilala yung mga tao ayon sa pamantayan ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Kaya sino po ba si Jesus? Siya ay isinilang na anak ng isang dukhang karpintero. Ang karpintero ay isang hamak na trabaho. Ni hindi nga siya nakapunta ng paaralan. Ni hindi siya nagkaroon ng isang maayos na katayuan. Siya ay kasama ng ilan sa kanyang mga alagad na walang nalalaman. At siya ay namatay
nang hindi patas doon sa krus. Yun po ang Jesus na kilala ng mga tao. Kinikilala nila ang Kristo ayon sa pananaw ng laman. Kaya sa Isaiah 53, walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Sa Isaiah 53, verse 2 hanggang 3, wala siyang kagandahan. Kaya nga hindi siya nakilala ng mga Hudyo. Kaya't hinamak nila si Jesus at ipinako siya sa krus. Si Pablo man ay kinilala ang Kristo ayon sa pananaw ng laman. Si Pablo po ay mula sa Tarso sa Sicilia, sa Cilicia, at ito po ay sakop ng Roma. Isang araw, narinig ni Pablo na mayroong mga tao sa Israel na sumasampalataya kay Jesus bilang Kristo na anak ng isa lamang karpintero na ipinako dun sa krus. Kaya naisip niya, ang mga ito ay mga masasamang tao. Ang Kristo ay siyang darating bilang hari ng kaluwalhatian. Kaya paanong sasampalatayanan nila na yung Jesus na namatay doon sa krus, na siya ang Kristo? Ang mga tao ito'y karapat-dapat din mamatay. Kaya si Pablo po ay lumabas upang hulihin ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kinilala po niya si Kristo ayon din sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon, ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Hindi dapat natin hinuhusgahan ang tao ayon sa pananaw ng laman. Ang pisikal na kalagayan ng tao po ay lumilipas. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ano po ba ang nabago? Ang panloob na pagkatao ay naging bagong nilalang. Tayo po ay naging bagong nilalang na makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Kung gayon, paano tayo dapat na mamuhay? Hindi ba dapat tayo mamuhay na gaya ng mga bagong nilalang? Ang katunayan na tayo ay naligtas at tayo na ipanganak na muli, ito po isang kamangha-manghang katotohanan. Tayo ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Tayo ay mga taong pupunta sa langit. Alam niyo po kung gaano ito kadakila? Subalit maaari ba tayong mamuhay na gaya ng mga hindi ligtas at ng mga taong pupunta ng impyerno? Paano tayo makakapamuhay na kagaya po nila? Dapat tayong mamuhay na nagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Kaya bago po natin pag-usapan ang tungkol sa bunga ng Espiritu, ay sinabi ko po ang tungkol sa bunga ng laman. Sa susunod po, pag-aaralan po natin ng detalyado kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng nararapat bilang mga Kristiyano. Gaya ng mga taong pupunta sa langit at kung ano ang bunga ng Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos sa langit. Salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon. Salamat po sa pagpapabanal sa amin mula sa mundong ito at sa pagpaprotekta sa amin upang kami ay makapamuhay sa katotohanan sa nalalabi naming buhay bilang mga anak ng Diyos. At pangunahan mo po kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa iyong katawan, sa Church. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa Espiritu Santo kay Kristo bilang mga anak ng Diyos na mga tunay na naligtas. Hawakan mo po kaming lahat ng iyong kamay, ng iyong salita, ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig at ng iyong kapangyarihan upang kami ay makapamunga ng mabuting bunga para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.